Ako po si Lolizar Bautista from Abigail Tribe, taga Del Rosario. Twice po ang excitement namin ng aking mga anak sa mga pagkakataon po na sasapit ang ating worldwide anniversary. Ito po kasi ang panahon na nagkakaroon kami ng pagkakataon mabalikan ang mga himala at kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Una po ako nakakilala sa Lord noong 1995. Pero dala ng maraming pagsubok na dumaan sa aking buhay, hindi po ako nakapagpatuloy sa aking journey. Dinatnan po ako ng biyaya ng Lord noon, nabagsak ang buhay ko. Sapagkat yung time na yon, kakamatay lamang po ng aking ama, at kakasabay din po ng pagkamatay ng tatay ko, naloko po ang asawa ko ng isang illegal recruiter. Dahil po sa dami ng burden noon, hindi na po namin masustain ang pag-uupahan po namin. Kasabay po noon, lagi pong may sakit ang aking anak. Hindi ko na po noon alam ang aking gagawin noon. Kaya nagpasya po ako na ipakiusap yung kapirasong lupa po sa likuran ng aking, sa likuran bahay namin. Ito po isang parang koral lamang po ng baboy. Basta lamang po magkaroon siya ng bubong, nakiusap po ako na matirhan po namin siya. Sa araw-araw ko pong buhay nun, patuloy ko pong idinadalangin sa Diyos na iangat po niya ang aming buhay. Nagkaroon po ako ng pagkakataon nun na makasama sa aming sa anniversary po sa Luneta. Ito'y through sponsorship. Nakarating po kami doon na 4 na pirasong chichirya lamang ang dala namin. Wala po kaming baong pagkain. Naalala ko pa nga po nun yung pagkain na ibinigay sa amin ng aking life group leader na Sister Sarah Carreon. Binigyan po niya kami ng isang hiwa po ng isda dahil estudyante pa lamang po siya noon. Sabi niya, budbura na lang daw po niya ng asin ang pagkain namin para mabusog po kami. Sumunod naman po ang ating Pampanga anniversary na ginana po sa Brenzigiao. Habang ginagana po ang gawain na yun, hati po ang puso ko sapagkat naisip ko wala po kaming kakainin pag-uwi po namin. Habang pong nananalangin ako nun, in-impress na Lord sa akin na pulutin mo lahat ng mga boting yan para pag-uwi mo meron kayong may pambili ng pagkain. Habang pong nagpupulit po yung anak ko, nakita ko po siya, nilapitan po siya ng isa sa mga SOS natin. Nakita ko po yung takot po niya nung tinanong po siya ng SOS, sinong magulang mo? Nung lapitan ko po siya, sabi ko, anak ko po siya. Pwede po ba mamaya mo na lang siya papapulutin ng mga boting yan? Kasi may nagsasalita pa. Nung pag-upo po namin, talagang umiyak po talaga ako kasi bilang ina, hindi ayoko pong maranasan ng anak ko yung ganung buhay. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, iangat mo ang aming buhay. Dahil sa alam ko na walang taong lumalapit sa iyo na napapahiya. At na-impress din sa puso ko ang sinabi ni Brother Morris Cerulo noon. Sabi niya, the yoke is already broken. Talagang kinlim ko po yun sa puso ko na tinapos na ni Lord lahat ng aming mga paghihirap. After a month, pagkatapos ng ating Pampanga anniversary, GIL anniversary, may nagalok po sa asawa ko na 100 square meter na lupa sa May Del Rosario. Alam ko po sa puso ko na hindi po namin kayang bayarin yun kasi meron man po kaming natitira man pong pera, hindi na po yung sapat para mabayaran po namin yun. Kaya sabi po niya, sabi po nung may-ari, sige, sabi niya, magkano ba yung pera meron ka? Sabi ko, 40,000 lang po. Sige, bigyan mo na yung 40,000. The remaining balance, pwede mo na siyang hulug-hulugan. Tuloy po napakabuti ng Diyos. Dala, pagdating po namin doon, nakita ko na para sabi po ng mga kapatid ko, para naman kami tinapon dito. Para po kasi siyang tubuhan po siya, wala po siyang masyadong bahay. At isa pa po, napakalayo po ng aming iniigiban.
Pero after a month po ng pagtatayo po namin ng kubo lang po doon, may nagpatayo po ng bahay sa tabi namin. Agad na po siyang may poso at matagal pa po bago po nila yun ginamit. After a month, lumipas lamang po mga ilang buwan, nakapag-trading po ako bilang call center agent sa Clark. Abot-abot pong pasasalamat ko sa Lord sapagkat hindi po ako nakakaranas na makahawak talaga ng computer noon. Pero napakabuti po ng Diyos sapagkat naging madali po lahat ng bagay sa akin. Nagkaroon pa po ako ng pagkakataon na maging top agent, top collector sa aming company. Kaya sa tulong po at biyaya ni Lord, nakapagpatayo po kami ng bahay. At lumipas lamang po mga ilang panahon, yung mga tao po na nagdemanda sa akin noon sapagkat ginamit po nila yung pangalan ko, nakademanda po ako. Lahat po ng mga taong yun, apat na company sila, inatras po nila yung kaso sa akin. Nakiusap po ako sa kanila, sabi ko, babayaran ko po kayo pagka nagkaroon po ako ng pera. Sa mga pagkakataon po ito, walang-wala po talaga ako may babayad sa inyo. Sa biyaya po ni Lord, lahat po sila, hindi po sila humingi ng bayad. Dahil napatunayan ko po sa kanila na malinis po ang puso ko at hangarin na mabayaran po sila. Nagkaroon din po ng pagkakataon ng asawang makapag-abroad. At sa biyaya at tulong ni Lord, even po kami, pag nakabakasyon pong anak ko, nagkakaroon po kami ng pagkakataon na makapunta din po doon. Tunay po, sino man po lumalapit sa Lord, hindi po napapahiya. Isa po sa mga Bible verse na gusto ko ay ang one of my favorite Bible verse is Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will never be shaken. And one of my favorite Bible story is the story of the three Hebrew teenagers, Shadrach, Meshach, and Abednego. Katulad po nila na nakatali ang mga kamay nila nung itinapon sila sa naglalagablab na apoy. Ganon din po ang aking karanasan nung bumasok ako sa GIL. Tulad nila, natali ang aking mga kamay na pagdududa, galit, takot, at kahirapan. Pero dahil pinadaan ako ng Lord sa mainit na sitwasyon, naging daan ang mga ito upang mas lalo kong makita ang kalakihan at kabutihan ng Diyos sa aking buhay. At naging palatandaan ang kalakihan at habag ng Diyos sa buhay namin. If God is shaking your nest, He is preparing you to fly. Get ready to soar high. To God be the glory.